Good day mga boss. Nandito tayo ngayon sa isa nating site, greenhouse. So, ngayon lang ulit tayo makakapag create ng video kasi sobrang hirap po talaga ng internet dito sa lugar natin, sa kinaroroanan natin. So, yun po. Tsaka nagka-problema tayo kay YouTube. Hindi ko po alam kung bakit. At ito, gusto ko lang pong ano muna, bilang pagbabalik, gusto kong ipakilala muna o i-introduce sa inyo na meron po tayong bagong area dito sa lugar ng Dasul. Ito po sa Barangay Igya, Dasul, Pangasinan. So, ayan. Kumpleto po tayo. May papaya. Ayan. Kamatis. Ayan o. Kamatis. Tsaka siling panigang. So, ito yung siling panigang natin o. Magaganda siya. Ayan. Matataba yung puno. Ayan. So, bunot tayo ng isa. Ayan. So, ako. Malamang maugat ito kasi mayroon punutin. So, ito po. Ayan. Maugat siya kahit nagpapaano pa lang siya. Medyo, ano, medyo malambot pa siya. Pero dadami pa yung ugat. Pero maugat na to. Marami na yung ugat, mga boss. Then talong meron din, tsaka siling, tare o kaya yung Taiwan sa Ilocano o kaya siling labuyo. Ayan. Then ano pa ba ang meron tayo dito? Ayan, ito po yung sultan. Ito yung sultan natin, mga boss. Matitigas na sila. So ito 2 days pwede nang i-transplant. So ito po, namimigay lang po kami ng pwede nang i-transplant, mga boss. Hindi po pilit, hindi rin po kumbaga pinilit lumaki. At ito po ay lumaki lang sila nang naaayon sa kung paano natin sila alagaan sa farm. Kasi sa farm po, sa open field, mas stress ang mga seedlings pag transplant. So dapat pag itatrain na natin sila, adaptable na yung ano, o mabilis silang makapag-adapt sa ano po, sa kondisyon nila dun sa pagtatamnan, para mabilis silang masanay. Yung mga iba, yun nga, sinasabi ng mga farmer na pwede na yan, nabubuhay naman. For me, malaking bagay pa rin po yung ano, yung handa talaga yung seedlings sa ano, sa taniman. So ito yung sultan natin. Ayan. Oh, ganda. Ganda. Ayan, so mamaya may pupuntahan tayong kliyente natin. May lapnos. Sana nga abutan ko pa yung time na makapag-spray sila kasi ito ngayon ay hapon na. So papadilim na. May lapnos kasi meron po tayong formulated na solution laban po sa lapnos. So ito po, ano po eh, ginawa ng father ko at shiner din sa akin. So yun nga, malupit din yung father ko, no? Hindi lang kasi yung farmer din, no, basta-basta. Nag-research siya. Ako din po, nag-further research din. Ngayon, tinatrial na natin. Dinidemo na natin sa mga ibang farm kung magiging solution ba talaga siya sa lapnos. Kasi yun po yung isa sa pinakamalala o pinakamatinding kalaban ng mga silly farmers natin, hot paper growers natin, yung lapnos. So yun, mga boss, mamaya balikan ko kayo. Ciao.
So, ayan mga boss, inabot tayo ng gabi at hindi ko inabutan yung ano natin, hindi ko inabutan yung customer natin dahil may nilakad pala siyang bagay sa ano, sa Manila. Nasa Manila pala siya. So, ang nangyari, hindi ko napuntahan at wala din yung taong pinapasalubong niya sa akin para ibigay sana yung sample ng para sa lapnos. So, ayan, pahinga muna tayo dahil marami tayong ginawa at natapos ngayong araw. Kahit na yung pinakahuli ay hindi pa. So, kahit na ilang oras lang na hindi siya nakasama, namimiss ko na siya. So, sa susunod na mga vlog ulit, mga boss. Yun po. Sa mga gusto po palang, ano, gusto po palang, gusto pong maging updated sa ating mga susunod pa na video at mas active po ako doon at mas freely kayo na, ano, kumaga, anytime, anywhere, ay makapagtanong po kayo sa akin. Yung mga gustong malaman, makapag-inquire po kayo. O kaya gusto po ninyong matuto. Sa Facebook po ninyo ako, ano, i-follow nyo na lang po ako sa ating Facebook. At doon po, pwede po ninyo akong i-message. At mas updated po kayo sa aking mga activities araw-araw. So, yun lamang po. Till next video again. God bless you all.